Magandang araw po sa ating lahat, mga kaibigan at mga kapatid sa Sambahang Kristiyano sa Parada. Tayo po ay dadako sa ating pong pagsamba sa pamamagitan ng pag-aaral ng mga salita ng ating Panginoon. At bago po yun, nais ko po munang bumati sa inyong mga tahanan na nanunood at nakikinig sa ating pong gawain ito at maging sa mga kapatiran po natin na nasa Baluyot. Kumusta na po kayo dyan? Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Ano man po ang inyong ginagawa, siguro yung iba ay nagkakape, kumakain, nakahiga. Salamat sa Panginoon dahil hindi hadlang yung pinagdaraanan nating mga sitwasyong ito para hindi tayo makapagsama-sama sa pag-aaral ng kanyang mga salita. Tayo po ay sandaling manalangin sa ating pong pagpapasimula. Ama naming Diyos, marami pong salamat sa araw na ito na kami nga po ay sama-samang sasamba sa inyong pangalan. Salamat po dahil hindi hadlang ang anumang sitwasyon na aming pinagdaraanan upang kami nga po ay mapigilan sa pagsamba at maging sa pag-aaral ng iyong salita. Pinagkakatiwala po namin, O Diyos, ang mga sandaling ito. Mangusap nga po kayo sa puso ng bawat isa sa mga nakikinig, nanunood. Alam nyo nga po ang aming kalalagayan at pangangailangan. Panginoon, katagpuin nyo nga po kami. Salamat po sa inyong gagawin. Hinihiling po namin ang patnubay ng inyong banal na espiritu sa amin nga pong pag-aaral na ito. Sa iyo lamang po ang kapurihan. Sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Ang ating pong talata, ang ating pong pag-aaral ay makikita sa aklat ng Mateo, Matthew chapter 24, verse 3 hanggang 14. At yan din po ay makikita ninyong naka-flash sa inyong mga screen. At hinihiling ko po na habang ito'y aking binabasa, ay pwede po ninyo akong sabayan sa pagbasa ng kanyang mga salita. Ang ating pong talata ay Matthew chapter 24 verse 3 hanggang 14. Galito po ang sinasabi ng mga talata. Ang title po sa Bible na aking pong babasahin ay Mga Kahirapan at Pag-uusig na Darating. Habang si Jesus ay nakaupo sa bundok ng mga olibo, palihim siyang tinanong ng kanyang mga alagad, "Kailan po ba mangyayari ang mga sinabi ninyo? Ano po ang magiging palatandaan ng inyong muling pagparito at ng katapusan ng mundo?" Sumagot si Jesus, "Mag-ingat kayo upang hindi kayo mailigaw ninuman. Maraming paparito sa pangalan ko at magpapanggap na sila ang Kristo at marami silang maililigaw. Makakarinig kayo ng mga labanan at makakabalita ng mga digmaan sa iba't ibang dako. Ngunit huwag kayong mababahala dahil talagang mangyayari ang mga iyon, bagamat hindi pa iyon ang katapusan ng mundo. Maglalaban-laban ang mga bansa at gayon din ang kaharian. Magkakaroon ng tagutom at lilindol sa maraming lugar. Ang lahat ng mga ito'y pasimula pa lamang ng mga paghihirap na tulad sa isang babaeng nanganganak. Pagkatapos ay kapupuutan kayong lahat dahil sa inyong pagsunod sa akin, isasakdal kayo upang pahirapan at patayin. At dahil dito'y marami ang tatalikod sa kanilang pananampalataya, mapupuot sila at magtataksil sa isa't isa. Marami ang magpapanggap ng mga propeta at ililigaw ang mga tao. Lalaganap ang kasamaan, kaya't manlalamig ang pag-ibig ng marami. Ngunit ang nananatiling tapat hanggang sa wakas ang siyang maliligtas. Ipapangaral sa buong sanglibutan ang magandang balitang ito tungkol sa kaharian ng Diyos upang magsilbing patutuo sa lahat ng mga bansa at sa kadarating ang wakas. Pagpalain ng Panginoon ang pagkakabasa ng kanyang mga salita. Pinabagatan ko po ang ating pag-aaral sa umagang ito na be ready. Sa Tagalog, maging handa. At ito po ay may kinalaman sa tanong sa ating Panginoon at kung paano niya sinagot yung katanungang iyon. Ito po ay patungkol sa second coming ng ating Panginoong Hesukristo. Makikita natin sa ating background, sa ating monitor, na ito ay may kinalaman sa muling pagparito ng ating Panginoon. Pansinin natin bilang panimula yung verse 3.
Ang sabi po nung verse 3, kailan po ba mangyayari ang mga sinabi ninyo? Ito'y tanong ng kanyang mga alagad sa ating Panginoon. At ang sabi dito, ano po ang magiging palatandaan? Ito yung sign. Ano po yung palatandaan? At makikita natin yung dalawang katotohanan dyan ng inyong muling pagparito. Ito po ay may kinalaman sa second coming ng ating Panginoon, yung kanyang muling pagparito, humihingi sila ng palatandaan. At the same time, makikita rin natin yung katapusan ng mundo. Ito ay may kinalaman doon sa end times. Ang isang observation na mapapansin po natin, mga kapatid, na yung muling pagparito ng ating Panginoon ay may kaugnayan sa katapusan ng mundo. Ulitin ko, yung katanungang ito ay magkasama, humihingi sila ng palatandaan, una, patungkol sa pagparito ng ating Panginoon o yung second coming, at yung pangalawa, ito ay nakaugnay sa katapusan ng mundo at ito yung end of the age. Kaya nga, kung ating papansinin, kung ito ay may kinalaman sa second coming ng ating Panginoon, ang marahil na katanungan, ano yung first coming? Ipapakita ko po muna bilang background para mas lalo nating makita o maunawaan ano nga ba yung second coming. Kasi kung may second coming, natural, mayroong first coming. Okay, tingnan natin. Ang first and second coming ng ating Panginoon, ito po yung pagkakaiba nito sa ating screen. Makikita natin na yung first coming ni Jesus, He came in poverty. Siya'y ipinanganak sa sabsaban. At sa kanyang second coming, ito yung inaabangan natin na sa kanyang pagparito, He will come in glory sa kanyang trono, sa kanyang kaluwalhatian. Pangalawa, makikita natin yung comparison dito sa ating screen. He came to be crucified by sinners. Siya ay ipinako para sa ating mga kasalanan. At yung pangalawa, He will come to judge those who rejected Him. At siya ay babalik at upang hatulan yung mga taong ayaw sumampalataya o maniwala sa Kanya. Yung pangatlong comparison po nito, He came but only few knew it, He was rejected. Makikita naman natin na kakaunti lang naman talaga ang naniwala at sumampalataya sa Panginoon. Ito ay minority. Pero kung papansinin po natin, He will come and all nations will gather before Him. Kaya nga, sa muling pagparito ng ating Panginoon, ang sinasabi po nung verse na ito, at lahat ng bansa, lahat ng tao ay magtitipon sa kanyang mga harapan. At makikita rin natin yung comparison nito, sa first coming ni Jesus, siya ay dumating as a merciful Savior. Siya ay mahabaging tagapagligtas. Kaya nga si Jesus ay naparito yung mga verses sa Bible na nagsasabi, upang hanapin at iligtas ang makasalanan. At tayo nga ang dahilan kung bakit siya ay naparito. Ano man ang ating kasalanan, tayo ay pwedeng iligtas ng ating Panginoon. Naruroon siya bilang mahabaging tagapagligtas. Pero yung kanyang muling pagparito, maliwanag na sinasabi ng Bible, He will come as a righteous judge. Siya ay darating upang hatulan, husgahan ang lahat ng tao ayon sa kanyang ginawa. Kaya nga sa pagpapatuloy ng ating pag-aaral, ano yung sign ng na ibinigay mismo ng ating Panginoon sa kanyang muling pagparito? Makikita natin ito doon sa talata na ating binasa sa Matthew chapter 24. Ito yung mga palatandaan. Ang unang palatandaan na makikita natin sa talata, ito yung deception of the Antichrist. Na ang sinabi ng Panginoon, babasahin ko po sa ating screen at nakikita naman po ninyo yan sa inyong mga screen. Sabay-sabay nating basahin itong Matthew chapter 24, verse 4 and 5. Na ito mismo yung sagot ng Panginoon. Napansin nyo kanina yung verse 3 na ito yung tanong, ano yung palatandaan ng inyong muling pagparito at katapusan ng mundo. Pagdating ng verse 4, sinagot kaagad sila ng ating Panginoon. At ang sabi nung verse 4, sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, mag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ng sino man. Verse 5, sapagkat marami ang darating sa aking pangalan na nagsasabi, Ako ang Kristo, at ililigaw nila ang marami. Ito yung unang palatandaan na ibinigay ng Panginoon na mayroong mga antikristo na darating
at sila mismo ay magliligaw ng marami. Maraming mga paparito sa pangalan ng Panginoon, gagamitin ang kanyang mismong pangalan at aakuin nila na sila na ang Kristo. Pansinin natin yung salitang Antichrist. Ito ay madalas na nating naririnig sa ngayon. Pero ano nga bang ibig sabihin ng salitang anti? Pansinin natin sa ating monitor. Ang sabi dito, ang salitang anti ay mayroong dalawang kahulugan. Pwede itong gamitin sa salitang opposing. Ang salitang opposing, ito yung panglaban o pangontra. O kaya naman yung salitang opposing sa English ay pwedeng gamitin sa salitang against. Kung kayo ay mayroong sakit, reresetahan kayo ng doktor ng mga antibiotic. Ang salitang antibiotic, ito yung panglaban doon sa particular na sakit na iniinom natin 3 times a day for 7 days. Ayun po yung reseta. At ito yung salitang opposing, panglaban o pangontra. Na ito rin naman yung ginagamit sa salitang antichrist. O kaya naman yung salitang anti-rabies o anti-rabies. Diba, naririnig natin yon kapag ikaw ay nakagat ng aso o ng pusa o nakalmot, e-injectionan ka ng anti-rabies. At pwede rin naman gamitin yung salitang anti sa salitang opposing. Pero meron pa pong isang gamit at ito yung pangalawang definition daw ng salitang anti na pwede rin naman gamitin doon sa deception of antichrist. At ang sinasabi naman po dyan ay yung salitang counterfeiting. Ito yung salitang nanggagaya o kahawig lang. Kung yung kanina, ang salitang opposing ay against, yung salitang counterfeiting naman ay pwedeng gamitin sa salitang fake. Sa panahon natin ngayon, maraming mga fake. Noong mga fake na pera, pwedeng ganun, pepekein o gagayahin yung totoong pera. At syempre, hindi na tama o hindi na totoo yung mga ginagaya. Parang ganun din naman daw, gagayahin din yung Kristo. At ang sino mang manggagaya sa kanya ay magiging kahawig na hindi naman siya ang totoong Kristo. O kaya naman yung salitang mga fake news, akala mo totoong balita, yung pala ay kunwari lamang o gawa-gawa lamang. Parang ito rin naman yun. O kaya naman, nung nakaraang February, may mga fake love na hindi naman pala totoong pag-ibig o hindi naman pala totoong nagmamahal. Kaya nga makikita rin naman natin, ito yung unang warning ng ating Panginoon na isa sa mga palatandaan ng kanyang muling pagparito, yung deception ng Antichrist. Natural si Satanas ay hindi naman magpapakita yan ng siya ay may sungay, siya ay may buntot, at may hawak na malaking tinidor na tatakutin niya. Natural, ang tendency ng tao, tatakbo, ulalayo. Kaya nga ang ginamit niya dito, darating siya at magsasabing siya ang Kristo, gagayahin nila ang Kristo, si Jesus, at ililigaw nila ang marami. Pwede siyang gamiting opposing o kaya naman yung salitang anti ay pwede namang counterfeiting. Tingnan natin yung susunod na talata. Ang sabi naman sa verse 23 hanggang 25, kung may magsasabi sa inyo, narito ang Kristo. Bali, dumating na nga daw. Ang sabi nung talata, o naroon siya. Ang sabi po nung verse, ano daw? Huwag kayong maniniwala. Mga kapatid, marami na tayong nabalita ang ganyan. Sa ating bansa, marami nang nagsasabi na siya na ang Kristo, siya na ang anak ng Diyos, siya na ang itinalaga, siya na ang mga dumating na isinugo ng Diyos, at marami nang talagang nagki-claim sa ating bansa at maging sa ibang lugar ay talaga namang sinasabi na nila ang mga kiniklaim na nila ang mga salitang ito. At sabi ng verse 24, sapagkat may lilitaw ng mga huwad na Kristo at mga huwad na propeta. Talagang huwad, mga fake. Magpapakita sila ng mga kamanghamanghang himala at mga kababalaghan upang iligaw. Pansinin po natin, kung maaari, maging ang mga hinirang ng Diyos. At ang sabi ng Panginoon sa verse 25, tandaan ninyo, ipinagpauna ko na nang sabihin ito sa inyo. Mga kapatid, si Jesus na mismo ang nagbigay ng warning na kung saan mayroon talagang lalabas na Antichrist, magpapanggap na sila na yung Kristo, at tandaan natin,
huwag tayong maniwala upang hindi tayo mailigaw. At ito ay isa sa mga tanda na binanggit ng ating Panginoon na babala sa bawat isa sa atin. Paano nga ba mangyari ito? Pwede ba yun? Pansinin ninyo yung susunod na talata. Sa 2 Corinthians chapter 11 verse 4 sa ating screen, basahin po natin ng sabay-sabay, hindi ito katakataka sapagkat si Satanas man ay nagkukunwaring anghel ng liwanag. Mga kapatid, mismo sa isinulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto na hindi daw ito katakataka. Kumbaga hindi na bago, 'di ba? Sapagkat kahit si Satanas ay pwedeng magkunwari na ano daw? Anghel ng liwanag. Siyempre, kung magpapakita siya na pangit, magpapakita siyang nakakatakot, tatakbo tayo, lalayo tayo. Pero magpapakita siya na kunwaring anghel ng liwanag upang dayain ang marami. Kaya nga mga kapatid, ito ay mga palatandaan. Ang pangalawang palatandaan na pwede po nating makita sa sinabi mismo ng ating Panginoon ay yung destruction of mankind. Ang sabi po nung talata sa ating screen, sa Matthew chapter 24 pa rin po tayo mga kapatid, makakarinig kayo, verse 6 yan, ng mga labanan at makakabalita ng mga digmaan. Pansinin natin, yung naka-box na binigyan ko ng pansin sa ating binabasa, sa ating monitor, yung makakabalita ng mga, ano daw? Digmaan. Hindi ba't marami na rin tayong naririnig na digmaan? Alam po ba nyo, marami ng digmaan na naganap sa kasaysayan ng mundo. Maliban doon sa World War I, may World War II, at nung mga nakaraang mga dekada, marami na rin mga nagaganap na mga digmaan. At ang sabi nung verse, sa iba't ibang dako, noong January, kamuntik nang magkaroon ng digmaan yung Iran at yung Amerika. At makikita natin ngayon, ang sabi nung verse, ngunit huwag kayong mabahala dahil talagang mangyayari ang mga iyon. Mismo ang Panginoon nagsabi, talagang mangyayari ang mga bagay na ito. Bagamat hindi pa iyon ang katapusan ng mundo. Ang verse 7, sabi naman ng talata, maglalaban-laban. Binigyan ko ng pansin, kanina digmaan, ngayon maglalaban-laban ang mga bansa at gayon din ang mga kaharian. Magkakaroon ng mga, ano po yun? Taggutom. Taggutom, kahirapan, di ba? Ito na po yung nangyayari at marami na talagang naghihirap, namamatay sa gutom. Kumusta na po kayo mga kapatid? Siguro sa panahon ng quarantine na ito ay mayroong nagugutom. Pero sa palagay ko, kung magkita-kita tayo uli personal, ay mas lalo tayong lumaki, di ba? Hindi masyado yung gutom, pero alam ba nyo, maraming record sa iba't ibang panig ng bansa na talagang nagkakaroon talaga ng gutom. Ito yung problema. Tapos ang sinabi pa po nung verse, maliban sa gutom, lilindol. Hindi ba't marami na ring record, hindi na mabilang yung mga naitala patungkol sa paglindol. Halos itong 2019, napakaraming lindol kahit dito sa Metro Manila last 2019, tapos sa Bisaya, sa Mindanao, at sa iba't ibang panig pa ng mundo, talagang maya't maya yung paglindol. Sa maraming lugar, verse 8, ang lahat ng ito'y pasimula pa lamang ng mga paghihirap na tulad sa isang babaeng nanganganak. Ito po yung distraction. Maraming tao ang mamamatay, maraming tao ang makakaranas ng hirap, at ito ay isa sa mga palatandaan na ibinigay ng ating Panginoon. Yung isang cross-reference ng Matthew chapter 24 ay yung sa Luke chapter 21. Gusto ko itong pansinin natin. Sa Luke chapter, halos kapareho nito yan. Kumbaga pareha sila ng background, pero ito naman yung record ni Luke. Sa Luke chapter 21, halos nabanggit din yung sinabi ng Panginoon sa Matthew chapter 24. Mapapansin lang natin dito sa Luke 21 verse 11, nabanggit din dito yung digmaan, yung mga naka-underline, yung himagsikan, tapos magdidigmaan sa verse 10, magdidigmaan ang mga bansa at mga kaharian. At yung verse 11, magkakaroon ng hindi lang lindol eh. Pansinin po ninyo sa talata, malalakas na lindol. Tapos ang sinabi niya rito, taggutom. At ano po yung nakabox? Salot. Salot. Ang ating Panginoon, makikita natin sa record ni Luke, nabanggit din yung salot. Bakit nga ba? Ito yung kinakatakutan natin sa ngayon. Napansin po ba nyo sa history,
yung nabanggit nga, ito ay merong epidemic, pero ito ay mas malala dahil ang term na ginamit ay pandemic, dahil hindi lamang sa isang lugar o sa isang bansa, ngunit sa buong mundo, natatakot ang mga tao, nagkakaroon ng panic buying. Sabi nung isa kong narinig, kami panic lang, wala nang buying dahil wala na rin pangbili at wala na rin mabili. Ipinapakita ngayon dito na, kumusta kayo, nagpapanik na ba? nakakapagpanik dahil talagang yung salot na ito, yung mga naririnig nating mga balibalita. Kaya nga ito ay isa sa mga palatandaan na mismo ang Panginoon ang nagsabi. Kaya nga hindi na rin nakakagulat kung ano man yung mga nangyayari sa ating kapaligiran. Actually, yun ngang mga nakaraang dekada, mga nakaraang taon, pagpasok ng year 2000, pumasok yung SARS, yung MERS-CoV, yung Zika virus, ano pa yung naalala natin, Ebola virus, ano pa yung mga naalala nating mga virus-virus na yan, mga birds flu, at kung ano pang mga sakit sa hayop na natatransmit sa ating mga tao at mabilis makahawa, hindi lamang sa isang lugar, hindi lamang sa isang bansa, ngunit nagiging salot, nagiging epidemic at nagiging pandemic katulad ng sitwasyon natin ngayon na coronavirus. Ipinapakita lamang na ito ay sinabi na ng Bible. Ang sabi niya rito, magkakaroon ng malalakas na lindol, taggutom at mga salot sa iba't ibang mga lugar. At makakakita kayo ng mga ano daw, nakakatakot at nakakamanghang palatandaan mula sa langit. Kaya nga mga kapatid, napakahalaga na makita po natin, ito ay mga palatandaan na mismo ang Panginoon ang nagbigay. Destruction of mankind. Maraming namamatay. At yung pangatlo ay declaration of gospel. Napakaganda nito. Mismo si Jesus ang nagsabi. Ang sabi niya sa verse 14, basahin po natin yung verse 14, ipapangaral sa buong mundo ang magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos upang malaman ito ng lahat ng tao at sa kadarating ang katapusan. Pansin ninyo, no? Ipapangaral sa buong mundo. Kaya nga, ang magandang balita, maging bahagi tayo sa pag-share nito. Kasi ito na rin yung sinabi ng Panginoon na isa sa mga palatandaan sa buong mundo, ang patungkol sa paghahari ng Diyos upang malaman ng lahat ng tao. At ang sabi nga ng verse, at sa kadarating ang katapusan. Kung papansinin natin, napakalaki ng gamit ng technology. Social media, pero bago yun, yung sa radio, may mga Christian broadcast na talaga namang nag-share sila, mga missionary sa iba't ibang mga lugar, sa iba't ibang mga tribo, sa radyo at sa telebisyon, at ngayon yung social media na talagang ginagamit na kaparaanan na talagang maipapangaral ang salita ng Panginoon sa lahat ng tao, ang sinabi ng verse, at sa kadarating ang wakas. At ang sabi pa niya sa verse, maganda tong karugtong niya eh. Sa verse 35, na ang langit at ang lupa ay magwawakas, ngunit ang salita ng Panginoon ay hindi magwawakas. Mga kapatid, ito na po yung mga tatlong bagay na nakita po natin ng mga signs patungkol po sa muling pagparito ng ating Panginoon. Sa pagpapatuloy po ng ating pag-aaral, be ready ang ating pong topic. Ang sabi po ng ating Panginoon, ito na po yung application nung first part nung ating na-discuss yung patungkol sa sign, ay we do not know when Christ will return. Ang sabi po sa Matthew chapter 24, verse 36 at yung verse 44 sa ating mga screen. Ngunit tungkol sa araw at oras na iyon ay walang nakakaalam, kahit ang mga anghel sa langit. Ang Ama lamang ang nakakaalam nito. Ganun po ka-secret yung pagparito ng ating Panginoon. Hindi niya talaga ipinaalam. Para ang part natin, hindi alamin, hindi hulaan kung kailan siya darating. Napansin po ba nyo, sa panahon, napakaraming ng hula patungkol sa pagdating ng Panginoon. Talagang nag-set sila ng
petsa o yung araw at talagang kung anong taon darating. Kaya yung mga members ng mga grupong ito, ang sabi nila sa kanilang mga membro, ipagbili na nyo ang inyong mga ari-arian at darating ng Panginoon, magtitipon-tipon na tayo sa lugar na ito. Sounds familiar, di ba? At marami na pong naloko at napahamak sa ganung kaisipan. Darating ang Panginoon pero hindi nga lang natin alam kung kailan. Pero ang nakakalungkot, matapos nilang ipagbili ang kanilang ari-arian, ang sabi ng kanilang leader, ibigay niyo to sa akin. Hindi ba't napakalaking kasinungalingan o panluloko sa kanilang mga member. At dumating yung date na yon at lumipas na, ilang panahon na, alam ba nyo, walang nangyari. At ano ang kanilang naging kahihinatnan? Lumabas ng mga bulaan. Katulad po ng sinasabi ng verse, walang nakakaalam, ang Ama ang nakakaalam. Verse 44, ang sabi ng Panginoon, kaya't lagi kayong maging handa sapagkat darating ang anak ng tao, si Jesus Christ, sa oras na hindi ninyo inaasahan. Ang bili ng Panginoon, maging handa tayo kasi anytime pwede siyang dumating. At ito ay pwedeng mangyari sa oras o sa panahon na hindi po natin inaasahan. May dalawang salita akong gustong ipakita sa inyo. Ang una, ang sinasabi dito, the definiteness of the event. Yung event, yung mismo ang Panginoon ay muling babalik. Ito po ay definite. Ito ay tiyak, sigurado po ito. Kasi si Jesus mismo ang nangako na siya ay muling babalik. Kung paano yung first coming naganap, lahat ng prophecy sa Old Testament ay nangyari at dumating ang Panginoon. At sa second coming, ito yung ating inaasahan at inihintay na ang Panginoon ay muling babalik. At yung pangalawang salita, the indefiniteness of the time. Kung kanina yung event, ngayon naman yung time na hindi natin alam kung kailan. Ito yung Jesus emphasize its unexpectedness for us to be ready. Ang ating part ay maging handa anytime na siya'y dumating, tayo ay makakasama. I-apply po natin ito sa pagpapatuloy. Ang tanong, are you ready? Pwede po ba niyong tapikin? Bagamat may social distancing tayo, sa inyong katabi lang naman. O tanungin na lang po ninyo ng isang katanungan na nakikita natin sa ating mga monitor or screen. Are you ready? Handa ka na ba? Ano nga ba yung paghahandang yan? Hindi kung handa ka na bang matulog, hindi kung handa ka na bang kumain, hindi kung handa ka na bang umuwi, hindi po ganun. Ngunit handa ka na ba sa muling pagparito o pagdating ng ating Panginoon? I-apply po natin. Ano nga ba ang tamang paghahanda? Una, the second coming. It reminds us that now is the day of salvation. Mga kapatid, maliwanag ang sinasabi ng 2 Corinthians 6 verse 1 and 2. Now is the day of salvation. Hindi mamaya, hindi bukas, hindi saka na lang. Ngunit now, mayroon nga akong narinig. Ang sabi niya, saka na lang paglaki ko. Pero ang tanong daw, paano kung hindi lumaki? Diba? Ipinapakita ngayon dito yung katotohanan na ngayon, huwag na natin po itong ipagpaliban. Kasi hindi natin alam kung ano ang mangyayari sa araw ng bukas. Kahit yung nangyari sa ating bansa na coronavirus, biglang nag-declare ang ating government ng lockdown. Sino bang nakakaisip ng ganun? Na kung saan marami tayong plano ngayong summer, biglang nag-lockdown. Hindi natin hawak. Mas lalo ang nangyayaring ito na ang Diyos ang may alam at may hawak ng lahat. Kaya ang sabi nung verse sa 2 Corinthians 6 verse 1 and 2, yamang kami magkakasama sa gawain ng Diyos, nakikiusap kami sa inyo na huwag ninyong sayangin ang kagandahang loob na ibinigay sa inyo ng Diyos. Una, huwag nating sayangin yung grace o yung kagandahang loob na ibinibigay. Yung pagkakataong ibinibigay ng Diyos, huwag natin itong sayangin. Ang bawat araw ay pagkakataon na ibinibigay ng Diyos. At ang sabi niya sa verse 2, sapagkat sinasabi niya, sa kaukulang panahon, pinakinggan kita sa araw ng pagliligtas, sinaklolohan kita. Ngayon na ang kaukulang panahon, ito na ang araw ng pagliligtas. Hindi bukas, hindi mamaya, hindi saka na lang, ngayon ang araw ng pagliligtas. Ang sabi pa po ng talata sa 2 Peter chapter 3 verse 9, ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako gaya ng inakala ng ilan. Kung babasahin po natin yung 2 Peter chapter 3, ito ay may kinalaman pa rin sa second coming.
o doon sa katapusan ng mundo, na ang Panginoon, ang kanyang pangako, siya ay muling babalik. At ang sabi po nung talata, kasi ang sinabi ng mga ilang tao, matagal ng panahon, bakit hindi pa siya dumarating? Namatay na yung aming mga ninuno, pero bakit parang wala pang nangyayari? Yung iba na inip at bumalik sa dati nilang pamumuhay. Nakakalungkot. Pero ang sabi ng verse, hindi nagpapabaya ang Panginoon, hindi siya sinungaling, hindi pa niya tinutupad ang pangakong iyong alang-alang sa inyo. Ito po yung sinabi ng verse. Ang Panginoon ay babalik, hindi natin alam kung kailan, pero ito ay tiyak na mangyayari. Pero ang point kung bakit may mga delay, hindi ko alam. Pero ang isang maliwanag na sinasabi ng verse sa Bible, ito'y alang-alang sa inyo. Bakit? Binibigyan pa niya ng pagkakataon ang lahat upang makapagsisi at tumalikod sa kasalanan. Bakit? Sapagkat hindi niya nais na may mapahamak. Sa isang taong may matinong pag-iisip, ayaw niyang mapahamak. Sino ba naman ang gustong mapahamak? Umapunta sa impyerno? Wala. Pero alam ba niyo ang katotohanan? Mahal ka ng Diyos. Kung ayaw mo mapahamak, mas ayaw ng Diyos na ikaw ay mapahamak. Bakit? Nagbibigay siya ng pagkakataon sa iyo na magsisi, magbalik loob sa Diyos dahil mahal ka niya at gusto niyang ikaw ay maligtas. Meron akong isang illustration na gustong i-share sa inyo. Ito ang picture ng buhay ng tao. Kasi ang point na gusto kong ipakita dito, now is the day of salvation. Pansinin natin ang picture na ito. Huwag natin sayangin yung pagkakataon. Ang sabi niya, una, too young to think about God. Ito yung makikita natin na napakabata po pa para isipin o pag-isipan ang mga bagay na may kinalaman sa Diyos. O nga naman, bata pa. Siguro ang thinking niya, saka na lang, pagtanda ko, bata pa naman ako, baka hindi pa naman ako mamamatay, saka na lang. Dumating yung kanyang kabataan, too self-sufficient to think about God. Ito yung mga mahaharot, di ba? Yung wala pang iniisip na disgrasya, kung ano yung mangyayari, basta sila ay talagang pagiging adventure nila, ay talagang ginagawa nila lahat. Yan, ganun. Too self-sufficient to think about God. Pangatlong stage, too much happy to think about God. Ito naman yung mga millennials marahil na langit sa pilin mo. Parang ganun marahil, no? Too much happy. Ang sinasabi noong pangatlong stage ng buhay ng taong ito, siguro in love na in love, at habang in love, nagti-TikTok pa, ito yung uso ngayon, na kung saan talaga namang ang saya-saya sa piling mo, langit sa piling mo, di ba? At dahil nag-asawa na, ito yung pang-apat na stage, ang sabi naman dito, too busy to think about God. Napaka-busy naman para isipin ang patungkol sa Diyos. Ito yung mga may anak o may mga magulang, siguro katulad ko, no, na hindi magkanda uga-ugaga sa trabaho, sa bahay, sa pag-aalaga, at sa iba't ibang mga aspeto, too busy to think about God. Napansin ko lang ngayong may quarantine, gaano man kabisi ang tao, di ba, na-confine tayo, ang ibig ko sabihin, napanatili tayo sa bahay, di ba? Yung sobrang kabisihan natin, ito na ngayon, hindi ba't magandang paalala rin naman ito to think about God? Ano man ang stage ng ating buhay. Ang sabi dito, too tired to think about God. Napakapagod na para alalahanin ng Diyos. Hindi ba't napansin ba nyo na gigising ka ng madaling araw, madilim pa, tapos uuwi ka, hating gabi na. Ito man yung routine ng tao, napakapagod para isipin ang mga patungkol sa Diyos. Kaya nga, una, ang observation ko dito, napakabilis ng cycle o ng stages ng buhay ng tao. Kaya nga, napansin ko rin dito sa picture na ito na ang bawat stages na ito ay may kanya-kanyang mga dahilan. Sa bata, bata pa ako. Sa mga nag-aaral, nag-aaral pa ako sa kanilang. Sa mga in love, sa mga may love life, ganun din naman. Napakasaya ko pa para isipin ng Diyos. Sa mga may trabaho, sa mga magulang, ganun din naman. Busy. Lahat tayo busy to think about God. Pero itong nakalulungkot, too late to think about God. Nakakatawa ang buhay ng tao. Huwag sanang humantong sa ganitong sitwasyon na magiging it's too late pa ba bago natin alalahanin o kilalanin ang ating Panginoon. Kumusta ka, kapatid? Ang sabi ng Bible sa 1 Timothy chapter 2 verse 3 and 4, ito ang mabuti at nakalulugod sa Diyos na ating tagapagligtas, na ang ibig ay ano daw po?
maligtas ang lahat ng tao. Ang ibig ng Diyos ay maligtas ang lahat ng tao at makaalam ng katotohanan ito. Mga kapatid, are you ready? Tiyak mo na ba na ikaw ay sa langit pupunta? Alam mo ba, nais ng Diyos na ikaw ay maligtas? Ang sabi pa ng 2 Timothy chapter 3 verse 15, mula pa sa pagkabata, alam mo na, alam mong ang banal na kasulatan ay nagtuturo ng daan ng kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Ang picture na ito ay napakaliwanag. Ang tao ay nahiwalay sa Diyos dahil sa kasalanan. Pero dahil sa ating Panginoong Hesukristo, kung tayo'y sasampalataya sa Kanya, mismo na yung verse na ito ang nagsasabi na ang Bible ay nagtuturo ng daan ng kaligtasan. At paano nga ba tayo maliligtas? Ang Bible na rin ang sumagot sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Ang taong makasalanan ay pwedeng makalapit sa Diyos dahil sa ating Panginoon. At si Jesus Christ ang nagsabi, Siya lamang ang daan, Siya lamang ang katotohanan at Siya lamang ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ng ating Panginoon. Are you ready, kapatid? Handa ka na ba anytime dumating ang Panginoon o anytime na tayo man ay kunin na Niya, ay sa langit tayo pupunta? Pangalawang paghahanda na gusto kong ipakita sa atin, it motivates us to share the good news of Jesus. Alam ba nyo, sa pagparito ng Panginoon, ito ang magmo-motivate sa atin upang ma-share natin ang good news patungkol sa ating Panginoon. Ako'y humahanga sa mga balitang napapanood sa TV, yung tinatawag nilang quote-unquote na good Samaritan, na may mga grupo ng tao o individual, sarili nilang pera, bibili sila ng pagkain para i-share doon sa mga tinatawag nating frontliners, katulad ng doktor sa hospital o yung mga checkpoint sa mga kalsada, sa mga pulis at sa mga militar, na talagang ano sila, tumutulong sila, nag-share talaga sila. Di ba, nakakahangang makita yon, sarili nilang pera o sarili nilang gastos, magbibigay sila ng pagkain, o kaya naman alcohol, o kaya mas, para makatulong. Pero alam ba nyo, maganda yon eh. Maganda yon at wala akong against doon. At sana marami pang ang tao ang maging ganun at kahit ikaw, kahit ako, ay maging bahagi sa pagtulong. Pero ang isang napakagandang i-share natin, hindi lamang yung physical na nauubos at nawawala. Pero ito yung pinakamas magandang i-share, yung good news. Ngayon, maraming bad news. Kung ilan na yung bilang, talagang nakaka-alarm. Araw-araw, ang bilis ng pagdami ng bilang ng mga nagkakaroon ng virus at yung iba ay namamatay, nakakalungkot na balita. Pero ito ay i-share natin ang good news. Ito na yung mas magandang ma-share natin. Kung ano man yung ipopost natin sa social media, hindi kung ano-anong mga kalokohan, maraming mga jokes. Ang bilis nating mag-isip ng mga jokes, di ba? At maraming nakakatawa nga naman. Pero ang point ay ito, ang good news patungkol sa ating Panginoon. Yung una, tiyak mo na ba na ikaw ay makakasama ng Panginoon sa langit? Kung ang sagot ay check, maganda. Pero ang pangalawa dito sa point na ito ay ikaw ay nakakatiyak. Pero ang tanong, yung mga kasama mo, yung mga mahal mo sa buhay, makakasama mo rin ba? Kailangan mong i-share ang gospel. Ikaw ay pupunta sa langit, pero ang tanong, yung mga mahal mo ba sa buhay? Yung BFF mo ba na araw-araw mong kasama ay nashiran mo na ba ng gospel? Yung asawa mo, yung anak mo, yung kapatid mo, o kaya naman yung magulang mo ay makakasama mo rin ba pagdating sa kabilang buhay? Kaya nga ang susi noon, una sa ating sarili, pangalawa, maibahagi natin ang mabuting balita. Meron akong isang magandang definition ng evangelism. Ito yung pagbabahagi ng mabuting balita. Ang sabi ng definition na ito sa ating monitor, evangelism ay ano daw? Is one beggar, pulubi, telling another beggar where he found bread. Napakasimple lang daw ng evangelism. Katulad daw ng isang pulubi na matapos makasumpong ng pagkain o tinapay, ang una niyang gagawin, hindi niya ito ipagdadamot, hindi niya ito sasarilinin, ngunit hahanapin niya yung kanyang mga kasama
na mga pulubi o kaya talagang mahihirap at ang kanyang gagawin ay i-share niya o sasabihin niya kung saan siya nakasumpong ng pagkain. Hindi niya sasarilinin, ngunit ito'y ibabahagi niya para hindi lang siya ang nabusog, ngunit kahit yung mga kasamahan niya ay makakaranas din nung kanyang naranasan. Mga kapatid, hindi ba't napakaganda na yun ang pag-share ng good news? Kung hindi tayo nahihiyang mag-share o mag-post sa social media ng kung ano-ano, bakit hindi natin i-share ang good news na sila rin naman ay mahal ng Diyos at nais ng Diyos maligtas, at ikaw kapatid ang susi niyan para ang iyong mahal sa buhay, kaibigan, ay makasama rin natin sa kabilang buhay. Meron nga akong isang nakita sa social media. Ang sabi niya rito, Italy is lockdown. China is lockdown. Metro Manila, actually Luzon, ay lockdown na rin. Pero ang sinabi niya sa pang-apat, heaven is still open for everyone. Hindi ba't napakaganda? May lockdown tayo. Ang ibig sabihin ng lockdown, hindi ka pwedeng pumasok, hindi ka pwedeng lumabas. Pero ang heaven ay hindi lockdown, kapatid. Ang heaven ay open for everyone. Para sila ay maging bahagi sa pamilya ng Diyos, dahil mahal sila ng Diyos, John 3:16 alam natin, kaya kailangan natin itong i-share. Pangalawa. Pangatlo at panghuli sa ating pong pag-aaral ngayon, it encourages us to live faithfully. Mga kapatid, ang pangatlo at ito na yung pangwakas natin, ang second coming ng Panginoon, una, it reminds us na ngayon ang araw ng kaligtasan. Pangalawa, ito ang magmumotivate sa atin. Malapit nang dumating ang Panginoon, kailangan ko nang i-share itong mabuting balita. At yung pangatlo, ito rin naman ang nag-i-encourage sa atin na tayo ay mamuhay ng may katapatan. Kumusta ang inyong pamumuhay bilang Kristiyano? Kung ikaw ay papetex-petex pa, malapit nang dumating ang Panginoon, hindi na natin alam kung kailan. At hindi sinabi kung kailan yung eksaktong araw para maging handa tayo anytime. Kaya nga ang isang magandang paraan din ng paghahanda ay mamuhay tayo ng may katapatan. Ang sabi po ng Pahayag, chapter 22, verse 12. Alam ba nyo yung Pahayag 22? Ito na ang last chapter ng Bible. At ang sabi na ni John na may sulat nito, basahin po natin, at sinabi ni Jesus, makinig kayo, darating na ako. Dala ko ang mga gantimpalang ibibigay sa bawat isa ayon sa kanyang ginawa. Mga kapatid, malapit nang dumating ang Panginoon. Kumusta ang ating pamumuhay? Maging tapat tayo sa Panginoon. Alam ba nyo, kung ano man yung ginagawa mong pagtatapat sa Panginoon, kahit ngayon na ikaw ay nasa bahay, maging tapat sa pagbabasa ng kanyang salita. Kumusta na ang iyong Bible reading? Kumusta na ang iyong prayer life? Mas lalo ba tayo nagiging tapat? Kumusta na rin ang ating pamumuhay privately? Tayo ba ay gumagawa ng ayon sa kalooban ng ating Panginoon? Na sa ating pagharap sa Panginoon, hindi tayo mahihiya o matatakot kasi meron pa tayong mga secret sin. Siyempre, secret nga, pero alam ng Panginoon yun. Na hindi tayo mahihiya dahil namumuhay tayo ng may katapatan. At ang sabi ng Panginoon, dala niya ang mga gantimpalang ibibigay sa bawat isa ayon sa kanyang mga ginawa. Mga kapatid, sa aking pagwawakas, isang quotation ang gusto kong iwan sa ating lahat. Only one life will soon be passed. Only what's done for Christ will last. Ilan ang buhay? Isa. At hindi magtatagal, pwede itong lumipas. Hindi natin alam. Pero ang tanging mananatili ay kung ano yung mga bagay na ginawa natin sa ating Panginoon. Ang lahat ng material na bagay, ang lahat ng ating ipinundar sa mundong ito ay iiwan din natin. Ang tanging mananatili ay yung mga bagay na ginawa natin sa ating Panginoon. Sa ating pagwawakas, tayo po ay mananalangin. Kung ikaw yung tao na hindi mo patiyak ang iyong kaligtasan, tulungan kita sa iyong panunood, sa iyong pakikinig sa araw na ito. Hindi ito isang aksidente. Gusto kitang samahan sa panalangin kung ang sinasabi mo, Pastor, hindi ko alam kung ako ay nakatitiyak na sa langit pupunta. Mayroon pa akong pagdududa. Kapatid, magandang pagkakataon na lumapit tayo sa Panginoon
kung ito ay desire ng iyong puso ngayon, mananalangin tayo ng pagsisisi at pagtanggap sa Panginoon. At pagkatapos, doon naman sa mga nagnanais na talagang maging tapat na sa Panginoon, ay sasamahan ko rin kayo sa panalangin. Doon sa mga una na nagnanais na kilalanin ang ating Panginoon, pwede tayong manalangin sa iyong kinauupuan. Gawin nating mataimtim ang panalangin ito at akuin natin o gawin nating personal sa ating mga sarili. Panginoong Diyos, salamat po dahil mahal niyo nga po ako. Salamat po dahil ipinadala niyo nga po ang Panginoong Hesukristo na namatay sa krus ng Kalbaryo para maging kabayaran ng aking kasalanan. Naniniwala po ako sa inyo, Panginoong Hesus, at ako nga po ay nagpapakumbaba sa aking nga pong paglapit sa inyong harapan, nagsisisi sa aking mga kasalanan. Panginoon, patawarin niyo po ako at hugasan niyo nga po ako ng inyong banal na dugo. Kinikilala nga po kita na kayo lamang ang aking tagapagligtas, na ang inyong ginawa sa krus ay sapat na para ako ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Panginoon, tinatanggap nga po kita sa aking puso at sa aking buhay para maging Panginoon ko at sarili kong tagapagligtas. Iligtas niyo po ako sa kapahamakan at bigyan niyo nga po ako ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan lamang ng aking pagsampalataya sa Panginoong Hesukristo. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Patuloy tayo sa pananalangin. Kung ikaw man yung kapatid na gusto mo nang seryosohin ang iyong buhay nung mga nakaraan, hindi ka naging matapat, hindi ka naging masipag sa paglilingkod sa Panginoon, hindi ba't napakagandang pagkakataon din naman na mga paalala ng Panginoon ang mga nangyayaring ito para sa bawat isa sa atin, simula ngayon, mas lalo na akong magiging tapat, magiging seryoso sa pagdalo, sa pananalangin, sa pagbabasa ng Bible, hindi dahil sa obligasyon, ngunit dahil mahal ko ang Panginoon at dahil alam ko na ang Panginoon ay muling babalik at gusto kong masumpungan niya ako na nagtatapat at palaging handa. Manalangin tayo. Panginoon, sa aking mga kapatid na ito, pagpalain niyo nga po sila. Nais nga po nilang italaga ang kanilang buhay sa inyo na simula ngayon, ang kanilang buhay ay ilalaan para nga po sa inyong kapurihan at kaluwalhatian. Salamat po, Panginoon. Kilala nyo nga po sila. Alam nyo nga po ang kanilang mga ginagawa, ang kanilang desire ng kanilang buhay na simula ngayon, sila ay magiging matapat sa paglilingkod sa inyo. Sila ay magiging masipag sa gawain para sa inyo at para lamang po sa inyong kaluwalhatian. Para sa amin nga pong pagharap sa inyo anytime ay hindi nga po kami matatakot at mahihiya. Salamat po, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po ay patuloy na manalangin sa ating pong pagwawakas, sa ating pong gawain ito, at mamaya yung ating pong benediksyon. Ama naming Diyos, marami pong salamat dahil napakabuti nga po ninyo. Kayo nga po ay buhay, dakila at tapat, at patuloy nga po kayong nangungusap sa bawat isa sa amin sa iba't ibang kaparaanan. Ama, salamat po sa pagsambang ito sa iyong mga anak na nakapakinig. Pagpalain niyo nga po kami, i-encourage niyo nga po kami, at patuloy niyo nga pong patatagin ang aming pananampalataya. Amang banal, nais ko nga pong ipag-pray ang mga kapatid namin sa escapee, dito nga po sa Valenzuela at kahit sa Baluyot, Panginoon. Ingatan niyo nga po kami, lukuban ng inyong banal na dugo, ilayo sa mga karamdaman at doon sa lumalaganap na virus, Panginoon. At kayo nga po ang siyang makapangyarihang Diyos na tanging makapag-iingat sa bawat isa sa amin. Nais ko rin pong ipag-pray yung mga senior citizens. Patuloy nyo nga po silang i-protect, Panginoon. Maging sa mga baby, Panginoon. Marami nga pong mga baby sa aming church. At maging sa mga buntis, Panginoon. Maging healthy nga po sila. I-cover nyo nga po sila ng inyong kapangyarihan. At maging sa lahat sa amin, Ama, kayo lamang po ang aming pag-asa. Salamat din po sa aming government. Pagpalain nyo nga po, maging sa national at maging sa local government,
na nakakasakop sa amin. Bigyan nyo nga po sila ng wisdom at kami rin po ay magiging masunurin sa mga panuntunan na kanila nga pong ipinapatupad. At kami rin po ay mas lalong magiging malapit sa inyo, magtitiwala sa inyo, at patuloy nga pong mamahalin kayo, paglilingkuran kayo ng buong puso. Salamat po Panginoon sa araw na ito. Pagpalain nyo nga po kami at ang inyong pag-iingat ang siya nga po ninyong ipagkakaloob sa bawat isa sa amin. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo, amen. Itaas po natin ang ating mga kamay sa ating pong benediksyon. Sa Kanya na makapag-iingat sa inyo upang hindi kayo magkasala at makapaghaharap sa inyo ng walang kapintasan at may malaking kagalakan sa Kanyang kalwalhatian. Sa iisang Diyos na ating tagapagligtas sa pamamagitan ni Hesukristo na Panginoon natin, sa Kanya ang kalwalhatian, kadakilaan, kapamahalaan at kapangyarihan mula pa noong una, ngayon at magpakailanpaman. Amen. Amen.